yun mga kaibike, magandang araw. Itatakbo natin itong RK03 at saka itong RK01. Ito yung papunta ng Antipolo. Ito naman yung itatakbo natin sa Binyan. So mga kaibike, dalawang deliver ang gagawin natin ngayon. So unahin na muna natin yung RK01. So mauuna to, takbo tayo ng Antipolo. Then after nito, pagbalik, rekta tayo ng Binyan, Laguna. So ayun, 2 customer yung didelivera natin ngayon. So maraming salamat, tuloy-tuloy yung benta natin. So samahan nyo kaming mag-deliver. Tapusin natin ngayong araw tong dalawang unit. So let's go mga kaibike. Kaibike, nandito na tayo sa Maynangka, Marikina. So itatakbo natin tong ating RK01 na on the way tayo sa Antipolo. So, gift nila to sa mother-in-law or father nila, birthday ngayon. So, birthday gift tong unit na to, na RK01. So, i-deliver natin ngayong araw. Itatakbo natin dun sa Antipolo. Isosurprise nila yung kanilang mother. O, yung father nila, I think. Kasi ang katransact namin is yung mga anak. So, ayun, bali, kung mapapansin nyo, so, as you can see, mga kaibay, nag-iisa na lang yung susi niya. Actually, nandun na yung isang susi. Ilalagay nila dun sa my cake. So, hindi natin sure, mga kaibay, kung may bibidyo pa natin hanggang sa loob. Titingnan natin sa surprise nila. Kasi hanggang labas lang ata tayo ng subdivision. So, I hope makapasok tayo. Pero kung hindi man tayo pala rin, okay lang din. So, ang makagandahan kasi para may video rin natin, di ba? Yung surprise. So, kung hindi man tayo mapasok, okay lang. Ang mahalaga na ihatid natin to, gift nila sa parents nila. Surprise gift. So, ayun mga kaibig, samahan nyo kaming mag-deliver. Let's go! Bike, pahon na tayo ng Antipolo. So, ayan. Dito tayo sa may Empress Subdivision. Ayan yung pupuntahan natin, mga ka-e-bike. So, hanapin natin. Medyo malayo-layo pa. Siguro mga nasa 11 kilometers pa. Pakyat tayo ngayon ng Antipolo. Steady, mga ka-e-bike. So, ayan ba yung ano? Ice plant cold storage. Dito tayo sa may Mambugan. So medyo malayo-layo. Siguro mga nasa 10 na lang. 10 kilometers or 9 kilometers na lang. Wow, kuya, iniwanan mo yung ano mo. Pintuan mo nakabukas. Kawawa naman yung masasabit dyan. So mga kaibike, aking tinataak ang pataas na ito ay subukan natin kung kakayanin ng RK01. Samahan niyo ako. Subukan natin kung kakayanin niya. Itong matarik na to mga kaibig. Tignan natin kung ano mangyayari sa kanya. Ay, napakaangat. Ito yung napakatarik na. Ayan na ho. Ayan na mga kaibig. Ayan na. Ayan na. Ayan na nga. Ayan na. Ayan na mga kaibike. Naku, Diyos ko. Ang ahon na ito ay par sa inyo. Angas. Loading egg. Tingnan nyo naman yung ating RK01. Napakalupit.
Binitin ko pa yan. Binitawan ko pa. Oh, beaten. Oh, di ba? Piga ulit. Napakaangas naman mga kaibike. Maaon yung ating RK01. So, sa mga taga-Antipolo, sa mga gustong magkaroon ng service dyan, kailangan nyo ng service para makatipid kayo sa pamasahin sa tricycle. Ito, pasok na pasok sa budget nyo to. Makakatipid pa kayo. Makakaipon pa kayo. Gastos nyo lang dito, kuryente. Every month pa. Hindi araw-araw kayo. Babayahe kayo. Hindi kayo araw-araw magbabayad ng pamasahin ito. Hawak nyo oras nyo, kayo pa magdadrive. Umuwi kayo ng alanganing oras, may service kayo. Walang problema. Kaibay ko, yan. Yan lugar na yan, no? Diba? Nakita nyo yung mga paon dyan. O halos hindi nagkakalayo yung speed namin ng mga umakyat dito. Yan nga, okay, no? Bagal lang nga yung takbo nyo. Yan, no? Hindi na siya makaon, no? Wala na. Minor na lang siya. Ramera. Uy, yan ang nangyari. Wala na. Huwag ka mga ganyan. Kasi mahina na makina niyan. Bike mga kaibike, Antipolo to, ha. Antipolo to mga kaibike. Metro View. So nasa Metro View kami, Metro View yan. Yan, naahon ko na yung Metro View. Pero matarik yung dinaanan ko na yun, ha. Tapos disc brake na po yan. So, kaya lang medyo malit ang basket niya rito. Mm-hmm. Tapos may foot brake na rin. Tapos, si Susi ma'am ng compartment, ito po, si Slamidia. Eh, bet, alis ka. Apo, ito yung battery, sir. 48 volts, 20 ampere po yan. Tapos, ito yung sa compartment. Same lang din po. Tayo ka, ay, pabuksan. Ito yung free namin mga speaker, tapos ito na yung free na travel po. Maganda ng kanilang compartment, ako walang ganyan, ang akin. Ganito lang at saka basket na ganun, no? Itong module na ito. Oo, ito nga. Kaya lang mas mababa siya. Tapos ito yung charger, ma'am. Kung sakaling iti-charge yung may pattern naman siya. Oo. Same lang din. Kung may device na po kayo. Oo. Ito lang din. Iwasan nyo na lang din ng mabagsak or mabasa yung charger para ano, medyo sensitive pa siya. May safe. Yun ang wala ako. Ganyan lang ang ako. Tapos ma'am, pag inon nyo po yung ilaw, sabay po yung ilaw sa likod. Pag inon nyo po yung headlight. Tapos, ito yung wiper. Ito yung wiper po. Sa taas naman ang kanya sa wiper. Okay. Tapos pagka medyo malaking sasakal, atake nila po. May adjust pala. Tapos yung ano po, ito po, ilalagdag mo lang po.
Kasi lang sir, pagka may mga question po kayo, nakalimutan kami kayo, message na po kayo sa akin. Para ma-assist nyo. Maraming salamat po. So ayun mga kakibay, hindi na natin i-demo kasi isa-surprise nila dun sa loob. So hihingi tayo ng konting ano para diretso na nila yan sa loob. Hindi tayo makapapasok. So another customer satisfy na naman mga kakibay. So ito pang birthday gift nila sa parents nila. So ayun, thank you sa kanila mga kakibay. Tatakbo natin tong RK03 going to Binyan, Laguna. So i-drive lang natin yung unit na to. So, pangalawang order na to, actually, ni customer. So, regular customer na talaga namin siya. So, maraming salamat kay Ma'am Jen sa pagtiwala. So, ni-repair niya tayo sa kanyang tita na kailangan ng service dun sa lugar nila sa Binyan. So, tara, samahan nyo kami mag-deliver. Punta tayo ng Binyan, Laguna. So, let's go mga kaibay. Mga kaibay, dito tayo dumaan sa may CCTV. Hindi natin medyo na i-video kanina kasi shortcut tayo para hindi tayo dumaan ng C5 road. So, patagos tayo ng Lupa. Then, going to Binyan, Laguna, mga kaibay. So, sinabay-bay natin ito. Pag-lugar na ito. Dito sa may CCTV. So ayun mga kaibay, nandito na tayo sa may Munting Lupa. Mga 10 or 11 kilometers na lang going to Binyan, Laguna. So ayan, nagdadrive pa rin tayo mga kaibay. So papasok na tayo ng part ng Laguna. So medyo traffic dito. So ayun, ito nga pala si customer na to, pangalawang order na nila. So sa tita naman ni Ma'am Jen. So parang regular customer na rin natin si Ma'am Jen. So sa mga nagbabalak dyan, yung mga nandyan sa part ng Laguna, yung mga gusto magkaroon ng e-bike, visit lang kayo sa Facebook page account ng Red Kingdom e-bike. Marami tayong mga available na unit, marami tayong mga design, may pagpipilian kayo mga e-bike. So ayun, message lang kayo. Marami pong mag-a-assist sa inyo. And then pagdating sa after sales, wala naman po kayong magiging problema kasi we treat you as a family, not a customer. So kayo mag-alala, hindi kayo mapapabayaan sa after sales service. So ayun lang mga kaibay, kung mga gusto mag-avail, visit na. So thank you, God bless. So ayun mga kaibay, nandito na tayo sa may Barangay Soro-Soro. Dito sa may Binyan, Laguna. So, papasok pa tayo sa looban nila customer. Tayin natin. Sasamahan niya tayo dun kay Ma'am sa tita niya. Ayaw yung mag-aabil ng device. So, let's go mga kaibay. Samahan niyo kami. So, sasamahan niya tayo dun sa tita niya. So, let's go mga kaibay. Mga kaibay, papasok tayo. Hello. Ay nila customer dito sa may looban. So, nandito na tayo sa kanila. Andahan na tayo. Medyo malubak. So mga kaibay, nandito na tayo. So pahinga konti at saka demo. Wala ito. Tanggalin ko lang ito extra. Ay, God. So, kayo yung gagamit na mama na. Turo ko lang sa inyo ma'am yung ano kung paano siya gamitin. Pwede siyang i-start sa susi. Pwede rin sa remote. Sa remote naman ma'am. Ang gitna lang.
dalawang pindot. Tapos kapag papatayin niyo po. Ano tong isa? Duplicate niya. Duplicate niya. Pag papatayin naman, ma'am. Yan lang po. Okay, yun yung tulang. Tapos sa susi, susuksok niyo lang siya, ma'am. Yan. Yan. Pipihitin niyo lang siya pa kanan. Tapos, pag piniga niyo po siya, aandar na po yan. Yan. Tapos, ito yung speed selector niya. 3-speed po siya kung gusto nyong mabagal. 1 lang. Pag 2, yan, 3. 2, 3. Pinakamabilis na po yung 3. Pero sa 2 pa lang, ma'am, medyo mag-aalangan ako kasi medyo mabilis po talaga. 1 pa lang ako. 1 pa lang, ma'am, pa, ano, practice-practice po muna. Tapos, kung kakaliwa kayo, yan, signal light. Sa harap, tsaka sa likod, meron po yan. May ilaw. Tapos yung headlight niya, ayan ma'am. Tanggalin na po natin. Siya, headlight. Pagka gusto niyo ng malakas, pindutin niyo lang po. Ito, low. Ito yung high. Apo. Tapos, busina. Tapos, meron siyang brake sensor, ma'am. Once na nakalock po ito, hindi po siya aandar. Okay. Then, kahit konting... Sinas nung kabila niya. Apo. Tapos, kahit konting piga lang, wala po siyang ano, safety purpose niya, ma'am. Tapos, kung magpa-park naman kayo, pwede niyo po siyang ilock yan, kabilaan. So, hindi na po yan magagalaw. Hindi na po siya matutulak. Tapos yung battery voltage niya, dito po. Dito niyo po makikita, ma'am. Ito po. Ang pinaka-full charge niya, ma'am, naglalaro sa 65 or 66, mga ganun. Tapos, ang pinaka-lobat niya, ma'am, umapalo siya ng 49, mga ganun. 49 lobat na yan? Apo. Para siyang, ano, parang 1 to 10, ganun siya. Yung bawas niya. Pero yung isang full charge nun, kaya niyang ibiyahe ng 40 to 45 kilometers. Opo, minsan kaya hanggang 50. Depende talaga sa pagdadrive. Ang charging hours niya, ma'am, nasa 8 hours lang po. 8 hours. Tapos ang konsumo niya sa kuryente, 2 kilowatts po. Tapos yung speed niyo, makikita niyo po rito. Speed, tapos yung kilometer. Habang tumatakbo kayo, lalabas po dyan yung kilometer na tinatakbo niya. Sa battery naman, ma'am, running basis po tayo. Halimbawa, tumatakbo kayo. Tapos, for example, 61 volts siya. Naging 60. Ibig sabihin, pag nagbawas siya ng ganun, ayun po yung talagang battery natin. Yung bawas, running basis po. Yung bawas kapag tumatakbo. Pag tumatakbo, yun yung Apo, battery. Pero kung nakahinto, hindi po yan yung battery niya mismo. Kasi pag huminto, biglang mataas. Apo, babalik po siya kasi parang napahinga po siya. Pero kung talagang lobat na siya, ma'am, kapag nakahinto kayo, makikita niyo po yun dyan, bumawas na siya. Ano po, yung na-rabel niyo mula doon? Yes, ma'am. Biniyahin namin, ma'am. Biniyahin niyo siya. So, ibig Apo. Sabihin, yung battery niya, yung ito, ma'am, medyo so, ano pa naman siya. Sa San Mateo, ma'am. Bali, ang lobat na, ayun. Ito, nagpalit ako. Ah, okay. Nagpalit ako ng battery dito na sa may Muntinlupa na. Sabi ko, para maumabot kayo doon. Tapos, yan, may brake fluid siya. Disc brake na po siya. Tapos, yung mga susi ng compartment niya, iisa lang din po sa likod. Tapos, ito yung electric pad. Kapag ano, pwede niyo po siyang paikutin. Adjustable naman po yan. Tapos, in case na umulan, ma'am, on nyo lang po yung wiper para makita nyo pa rin yung daan. 5R siya, ma'am. Apo. Tapos, yung susi niya, ma'am, ito. Dito. Andito po yung battery. Tapos, ito po yung compartment, ma'am.
Opo. Tapos kapag full charge na, magigreen. Yes, pero, ma'am. Opo. Eh, yung isa lang, ma'am. Pero mas maganda kasi minsan talaga ang charger hindi accurate sa ano. Mas maganda kung uurasan nyo. Kaya may timer time binibigay. For safety din ng battery, ma'am. Anong lifespan madalas ng battery niya? Minsan nagre-range siya ng 3 to 5 years, apo. Basta ang isang set niyan, ma'am, dati naglalaro siya ng 10,000. Ngayon mas bumaba na dahil marami na naglabasan na dealer. Magkano yung bumabang yun? Grabe, ibig sabihin ba battery pala talaga yung pag-aano namin? Pag sa amin, ma'am, may discount 'yun. Hindi naman 10, hindi naman